KKK by Jeng and Otep. Ang lulutuin namin ngayon, bali kasama sa handa namin sa ano, sa medianoche kasi ngayon ay ano ngayon? December 31. Mamaya kakainin namin sa New Year's Eve kasama itong ano? Ano ba lulutuin natin dito sa mga bilog-bilog na to, oh? Edi squid balls inspired by Japanese takoyaki. Okay. Squid balls inspired by Japanese takoyaki. Hindi namin sasabihin takoyaki kasi wala kaming octopus na yun yung pinaka main ingredient ng takoyaki. Kasi nga yung taco means octopus. Eh since hindi naman kami makabili ng octopus, ang gagamitin namin ngayon ay Squid. Kaya squid balls na lang siya. Inspired by Japanese takoyaki. Tingnan natin. Subukan lang namin to. Medyo maliliit. Kaya dito kami magluluto. Kasi pag doon sa kala ng malaki, baka madiskaril pa yung aming pang-medianoche. Okay! Guys, mamaya na kami mag-greet ng Happy New Year. Pagkaluto na, kung maayos. Okay, simulan na natin ang pagluluto. Unahin na naming gawin ni Otep or lutuin ni Otep ang sauce para pagluto ng ating squid balls ay malamig-lamig na yung ating sauce. Kasi doble paso yon kapag mainit din. Ito yung ating cornstarch. Lagyan lang natin ng tubig para sa ating pampalapot o slurry. Yan. Hindi natin ito uunahing ilagay. Kasi sa huli lang siya, anak. Pampalapot lang. Okay. Yan. Paghalu-haluin natin ang ating mga sauce. Mga ingredients ng sauce, I mean. Ayan. What's that? Oh. Isang kutsara lang muna ng tubig. Pero kapag maalat siya, dadagdagan natin siya ng 2 hanggang 3 kutsara pa. Kumporme sa alat ng ating soy sauce. Eto, 3 kutsara ng soy sauce. Kikuman soy sauce. Kasi masarap daw yung Kikuman soy sauce para dito sa Kikuman sauce. Oh, ikaw na maglagay. Yan, ito ang aming ano to, anak? Tomato ketchup. Hindi ito ang ginagamit ni Otep kasi ayaw niyang tomato ketchup. Kaya ginamit namin ay ketchup ng McDo. Yung mga sachet na mga tira-tira namin na okay na okay pa. Ang dami kasi namin nun. Mix ko. Ayan, yan ang ginamit namin kasi banana ketchup yung sa amin eh. Oh, oyster this sauce. One, ano to? Oyster sauce. Very good. Oyster sauce. I can tell because of the smell. No, yung smell kasi, kilalang-kilala niya yung smell ng ano eh. Oh. Ito, alam mo rin yan. Honey, of course. Sa amoy pa lang. Mm. Si Ote po ang tagahalo na medyo napapagod na. Kasi naiinitan daw siya. Mahina lang yung apoy na to guys ha. Kasi madaling-madali itong maluto at madaling masunog. Naiinitan daw siya. Okay. Ayan, haluin lang natin ang haluin para mag-mix. Ako na nga. Hey! Parang hirap na hirap okay. siya. Parang hirap na hirap siya sa paghalo eh. Naiinitan daw yung kamay niya kahit mahina na yung apoy natin. Ayan, pag medyo uminit na siya, ilagay na natin yung ating pampalapot na cornstarch. Ilagay na natin. Ayan, medyo kumukulo na. Pwede na natin itong ilagay. Tapos haluin ang haluin para mamix natin yung cornstarch. Pag lumapot na ito, naluto na yung cornstarch. Okay na to guys. Ayan. Nag-iba yung kulay. Nag-iba na yung kulay niya. Pero mabilis lang yan. Pag lumapot na siya,
Mararamdaman mo nga yan dito sa panghalo eh. Eto na guys, pero dinagdagan ko to ng dalawa pang kutsarang tubig ha, kasi medyo maalat pala yung soy sauce. Yan, kaya tatlong kutsara ng tubig yan. Gawin naman natin ang ating butter anak. Okay. Ayan, batihin muna natin ang dalawang itlog. Para naman, hindi na natin siya batihin mamaya. Bago natin pagsamasamahin. Yan. Okay na. Paghalo-haloin na natin. Kadali lang to guys. Halo-halo lang. Unahin na natin ang ating harina. 1 cup. Cake flour ang ginamit ko. Baking powder. Baking powder yan. Tapos yun. Tapos ito yan. Asin, konti lang. Isang kurot na asin. Tapos konting soy sauce. Konting-konti lang rin. Tapos 400 ml na water. Yan. Kailangan kasi guys, malabnaw yung ating butter. Kasi kapag hindi siya malabnaw, o yung medyo malapot, magiging parang pancake mix yan eh. Titigas yan. Yan. Tapos i-mix ng konti. Kasi sinubukan ko dati yung takoyaki. Yung meron akong nabiling octopus. Takoyaki siya, pero ito rin yung mixture, pero hindi siya doon sa takoyaki pan. Yung may butas-butas na bilog-bilog. Naka-flat lang siya. Sa kawali. Pero masarap din naman. Pareho lang naman yung lasa kasi pareho yung ingredients na to eh. Ayan, lusawin lang natin yung mga ano nak. You know, yung mga harina. Ah. Ayan, pwede nating ilagay ang ano yan? Itlog. Itlog. Siyempre. Ilagay natin yung itlog. Para talaga rin siyang pancake mix. Kaya nga lang, hindi to malapot. Kasi matigas yung takoyaki kapag ano. Change ng color din. Yeah. Matigas kasi yung squid balls. Hindi pala takoyaki yun. Kakamba lang ng takoyaki kasi wala tayong taco. Squid kasi. Kaya nakakahiya namang tawaging takoyaki. Kasi hindi naman siya octopus, di ba? Hirap kasi maghanap ng octopus sa panahon na to eh. Okay, pwede na to. Start na natin. Yay! Isalin muna natin tong butter natin, guys. Anak, dito sa ating funnel. Funnel na may sa battle. Gagamit tayo ng funnel syempre. Para madaling isalin. Look at that. Ilalagay natin doon sa may ano, sa bote na may ano pang tawag dito? Yung may tulis. Na battle. Yan, para madali siyang ano. Yan, o. Yun. Para madali siyang isalin doon sa ating mga, sa ating butas-butas na pan. Yan, isa lang na natin ang ating takoyaki pan. Yung pusit, guys, ayan, o. Wow. Ilaga ko na yan sa kahiniwa-hiwa. Tapos, eto, dagdagan natin ng konting hipon. Tapos, syempre, yung ating, ano yan? Repolyo. Na hiniwa-hiwa rin ng maliliit. Cabbage yun. Saka ang ating olive oil. Olive oil? Extra virgin olive oil. Okay. Nainit na siguro to. Ayan. Lagyan muna natin siya ng olive oil. Mantika. Pwede naman kahit ordinaryong mantika. Since may olive oil naman ako, yan. Siyempre, mas, okay. Mas okay naman yon gamitin. Lagyan natin para hindi dumikit at saka para maging crispy yung ating butter habang niluluto. Parang napiprito siya.
para mas lalong sobrang sarap. I can't wait na maluto. Oo, yan. Lalagyan natin. Ayan na. Start na tayo ng pagbubuhos ng butter. Isa-isahin natin. Mainit okay. Naman na eh. Lagyan na. O, diba? Useful talaga tong bottle na to. Wow, look at that. Kasi mahirap naman isalin yan kung hindi ganyan eh. Okay lang yan, may kalat-kalat. Kasi isushoot naman natin yan mamaya. It's okay, it's okay. Sobrang linis naman yan eh. Yan, konti lang muna. Huwag natin masyadong punuin. Wow. Kasi aapaw pa yan. Sa liit naman ng ating takoyaki butas-butas. Takoyaki pan butas-butas eh. Ayan o, lagyan natin ng mga pusit. Hiwa-hiwa na yan at nakalaga na yan guys kasi medyo mahirap din lutuin ng pusit, diba? Baka mamaya hindi siya maluto dito. Ilaga na yan. Malambot na yan. Lagyan naman natin ng hipon, anak. Yan. Iko-konti lang para hindi naman ma-overpower yung lasa ng ating pusit. Magiging masarap yun mamaya pag naluto yes. Na. Hindi mo nga mahahala tayong gulay dyan eh. Sabihin mo, may veggies! Wait, nalagyan mo siya ng veggies? Hindi mo nga yan maaalalang may veggies yan. Kala mo ba? Ayan oh. Hindi ko maaalala may veggies dahil sa sobrang sarap mamaya. Yeah! Like that? Yan. Repolyo lang naman kasi yan. Repolyo. Cabbage, cabbage. Yan. Yan. Ilangan sa pagluluto na to, squid balls or yung takoyaki naman, pareho rin yun kasi eh. Iba lang yung ingredients. Sobrang pasensya at tiyaga. Pero nakaka-enjoy naman gawin. Yan o, kasi kailangan mo siyang balik-balik ta rin. Tapos, lagyan mo ulit kapag hindi pa siya yan o. Lagyan natin kasi hindi pa siya puno. Yan yan, unti-unti magiging bola. Eh medyo mahaba yung process ng pagluluto na to guys na ipapakita ko kasi para syempre maipakita natin ang buo. Kailangan ng patience sa pagluto niya. Yes. Yan o. Pero nakaka-enjoy talaga. Pero worth it. Kasi pag bumibili ako niyan sa ano sa mall, ingit na ingit ako, parang gusto kong sabihin sa kanya na ano eh, pasubok nga te. Gusto ko akong magganyan. Oh, ayan. Kasi ibang-iba yung nasa takoyaki pan siya kaysa doon sa kawali lang eh. Ilalagay mo lang kasi lahat yun eh. Ayan, kala mo lang siya makalat pero mamaya nasa loob na lahat yan. Oo, di ba? Si Otip hindi makareact eh, na-amaze. Amaze na amaze siya sa pinaggagawa ko eh. Oh. Yan, magiging bola pala yan. Yan, magiging bola. Sisiksikin natin yan. Mamaya mapupuno yan. Tingnan mo, half pa lang yan eh. Half? Oh, kalahati na siya. Oh. Kalahati? Lagyan natin yung loob ulit. Yung mga itatagilid natin, lalagyan ulit natin yan. Para maging bola siya. Yes, kasi half pa lang yan eh. Oh. Habang naluluto siya, nabubuo. Ganyan yan, oh. Sa hilig kong bumili ng takoyaki. Natutunan ko na tong style nila ng paggawa. Ayan. Oo. Hindi pa. Pag hindi pa natin mababaliktad. Pag hindi pa masyadong luto yung butter. Bigyan pa natin to. Ayan. Wow.
Yung iba parang medyo nag-form na. Oo, nag-form na bola. Pero hintayin muna natin siyang maluto. Bago natin siya, maluto ng konting-konti lang pa, bago natin siya, ano, i-form. Hintayin natin mabuo ng konti yung batter, ha? Wait. Kasi hindi pa masyadong buo. Wait. Yan, wait lang. Yan. Ayan, guys. Biling-bilingin natin. Ayan. Ipapasok natin yung ibang nasa labas. Ayan. Habang kasi binibilog siya, patagilid ng patagilid, napupuno ng napupuno. Dagdag tayo ng dagdag ng butter. Ayan. O, ayan. May space na naman siya. Yun na naman yung dadagdagan natin ng butter. Umalis na nga si Otep na inip na sobrang. Kasi siguro mga 5 minutes, mahigit. Yan. Or mga 10 minutes siguro ang ano na to. Duration ng pagbilog. Yan. Yan. Kasi nakadagdag na ako kanina, 'di ba? Ayan. May space na naman ulit. Dadagdagan na naman ulit natin 'yan. Ganyan lang naman ang pagluluto niyan hanggang sa mabuo siya ng mabuo. Yan. O, diba? Nakakatuwa. O. Yung mga spaces na yan, guys. Yan. Lalagyan ulit natin ng butter yan. Pupunuin natin yan. Tapos iikutin ng iikutin. Yan, o. Kasi may mga spaces pa yan, eh. Hindi pa siya bumibilog, eh. Yan. Ulit-ulitin lang natin ang proseso ng pagpuno at pagbiling para maikot siya, guys, para maging bola. Ulit-ulitin lang natin, guys, ha? Hanggang sa maging bilog na siya. Finally! Wow! Finally, balls na siya. Oh, ang bango nila. Ayan. Look at this. Ayan. Yung process guys ng pagbilog, pagsali ng butter, saka yung pagpapalutong niya, no? Ayan. Loko? Inurasan ko siya almost 12 to 15 minutes. Ganon ang tagal niya. Lagyan muna natin ulit ng olive oil. Wow. Pahira natin ng konti. Yan. Bango na nila. Pero konting init na lang to. Kasi konting side na lang. Yun, oh. Yun, oh. Balls na siya, oh. Gusto ko na painit. Yan, oh. Okay na to. Konting painit na lang. Yan. Palutungin lang natin yung ibang side na yan na meron pang puti-puti na butter, and then kainin daw. Ipi-plate na natin, tapos kakainin na ni Otep at ni Daddy. Ito na! Wow! Ang cute. I want to eat it now. Lalagyan na natin ng sauce.
Sauce? O, syempre pa, nilagay din natin sa bottle na may tulis. Of course, it makes it better. Ayan, o, diba? Talaga, diba? Tapos, wow. Syempre, lagyan din natin ng mayonnaise. Mayonnaise? Wow! Kasi yan ang nagpapa, ano yan eh, neutralize nung kung medyo maalat yung sauce. Wow! Mas lalo yan. Sasarap yan. Para ka, kung tayo kakain ko. Yan. Sarap! It looks like takoyaki na. Yan. Parang kulang, padagdagan pa natin yung sauce. Wait okay. lang. Yan. Yan. Pag ano naman. Yan. Syempre, para marami. Yan. Ang sarap. Ang sarap ng itsura niya. Di ba, be? Para na siya yung dun sa mall. Lagyan natin ng toppings. Alam nyo ba kung ano yung toppings namin? Uwishi! Dinurog na uwishi na chichiria. Ay, yan. Ano yung pangalan nun? Nung any kind of uwishi fish crackers or shrimp crackers, pwede. Wow ha. Pero ito yung fish. For added flavor. Ayun, parang hipon pala. Basta yung ordinary uwishi. And may design ng konti dyan. Lagyan natin ng design, syempre. Tuwa si Otep. Okay na! Yay! Ready na to for tikiman. Okay, guys! Dito ang aking mag-ama para tikman ang successful na. Tara. Wow! Successful ang aming takoyaki. Pero bago kami mag-tikiman, babati muna ulit kami sa inyo ng Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat, sa mga subscribers namin. Tapos Happy New Year sa families namin sa Mindoro. Siyempre, kila tatang, kila nanay, sa mga kapatid ko, sa mga Hipagbayaw, at syempre sa kabilang side din naman, Merry Christmas pa din, hindi mo pa rin sila nag-greet. Merry Christmas and Happy New Year sa mga relatives namin sa Bulacan. Sa family ko sa Baliwag, Bulacan. Sa family sa Baliwag, sa Baliwag, okay. Bulacan. Ikaw. I-greet mo yung pinsan mo. Greet mo yung ano. Greet mo na. Avid. Ano mo doon? Avid fan mo doon? Avid fan? Ah, sige na, greet mo na! Sino yun? Sino na? Nanunod siya ngayon? Nanunod niya yun yun! Wow. Yung pinsan mong si? Wela! Si Wela! Oh, shout out daw kay Wela! Na mahilig manood ng vlog ni Kuya Ote! Kahit paulit-ulit! Kahit paulit-ulit! Huwag pa! Okay, syempre, tingnan na! Biyakin nyo muna kasi nakakapasok yan. Biyakin nyo muna. Wow. Akin yung iba. Mainit ba eh. Hindi na, hindi ka lang mainit. Yung iba guys, na sobra, lulutuin ko pa mamaya. Kasi ito for tikima namin. Kulang na po. Sarap! Kahit may veggies. May veggies? Hindi na halata ni Jose. Of course! May repolyo yan eh. Oh well, ang sarap naman siya. Ang sarap! Takot akong ito ah. Ang sarap guys! Sa mga gusto magkaroon na to, sa Shopee lang to. Akala ko nga itong sobrang laki pala, pero okay naman, successful. Okay! Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, like, subscribe, and hit the bell to be notified of our future videos! Okay po, maraming salamat sa panonood at muli, Happy New Year! Year!